Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang magandang umaga naman po sa ating pong mga kapatid, kamanggagawa, kabataan, mga magulang, at mga lingkod po ng Diyos na ngayon po ay patuloy na sumasubaybay sa ating pong morning coffee break program na ngayon po ay pumapailan lang sa pamamagitan po ng Revival of Worship Philippines Worldwide na patuloy pong naghahatid sa inyo ng mga panibagong mga usapin na siya pong naglalayong matulungan po ang ating mga kapatid, kabataan, mga manggagawa, mga lingkod ng Diyos upang patuloy na maging karagdagan po sa inyo pong mga opinyon, karagdagan po sa inyo pong mga pagdedesisyon, karagdagan po upang bigyan kayo ng pagkataong maliwanagan sa mga bagay na inyo pong mga maaaring katanungang matagal na o maaaring katanungang wala pang sagot o maaaring katanungang nais nyong malinawan at mabigyan ng kapahayagan mula sa ating Panginoon. Ang programa pong ito ay naglalayon upang hindi lamang po kayo mabigyan ng isang payo, kundi upang kayo po ay mabigyan ng gabay, nakaragdagan sa mga payo na inyong narinig, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong pong mga pastor, mga lingkod ng Diyos, at mga kapatiran po natin na binigyan ng wisdom upang kayo po ay payuhan. Ang programa pong ito ay hindi naglalayong kayo po'y i-manipulate o kayo po'y diktahan sa inyo pong mga gagawin at upang maipakita po lamang sa inyo ang linaw ng karagdagang opinyon at mga kailangan ninyong malaman upang patuloy po ninyong mapagdesisyonan ng maayos at maingatan po ninyo ang mga bagay na dapat po ninyong maingatan habang kayo po ay nagdedesisyon sa mga panahong ito. Good morning, man of God. A blessed morning dyan sa ating mga kapatid sa Sambales, sa minamahal na lalawigan ng Sambales. As the Lord said, I will not break my covenant. Man of God, good morning. Yes, yes, man of God. Shalom, shalom sa iyo at maging sa lahat ng ating mga kapatid, mga kamanggagawa, at siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan na tumutunghay din po sa ating programa. Binabati po natin lahat ng ating mga viewers at lagi natin sinasabi at dinideklara shalom, 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 which means nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken. Great wealth and favor of God. So, alam ko na napakarami na pong nanonood dito sa programa natin at naniniwala ako na ito po ay magiging pagpapala po para po sa pangkalahatan sa atin. Lalo pa nga't ngayon, man of God, na meron tayong panibagong topic ngayon. Uh-huh. Alam kong sila po ay maaaliw, maa-inspire at siyempre magiging malinaw sa kanila kung ano yung panawagan ng Panginoon sa kanila ngayong araw na ito sa ating talakayan. Amen. Napakahalaga po ng ating magiging discussions with regards po dito sa ating episode. Paano mo malalaman na ikaw ay tinatawag na ng Diyos upang maglingkod sa Kanya? Ito po yung mga katanungan na maaari pong maging tanong o naging tanong natin sa ating pong mga pastor, sa ating pong mga kamanggagawa, sa ating pong mga kaibigan, especially sa ating mga sarili. Alam niyo po, isa sa mga pinakamahirap na alamin ay ang pagkakatawag ng Diyos kasi nga marami ang sumubok na maglingkod pero hindi pa sila panahon, hindi pa hinog upang sila ay maglingkod at marami naman ay matagal lang tinatawag ng Diyos pero ayaw naman nilang maglingkod sa ating Panginoon. Sa mula po sa araw na ito ay ating pong bibigyan ng mga karagdagang opinyon, karagdagang payo, karagdagang biblical principles and karagdagang biblical characters na tinawag ng Diyos at maging sa amin pong mga personal na mga karanasan ay gusto po naming maging bahagi po kami ng inyo pong divine connectivity with this kind of serious decision para po sa inyong tatahakin na landasin hanggang matapos po ninyo ang pinagagawa ng ating Panginoon. Subaybayan po ninyo ang ating pong mga part 1, part 2, part 3, so forth and so on, upang kayo po ay magkaroon ng pagkakataon
na marinig naman po ninyo, and we will have some guests sa iba pong mga Martes po natin ay magkakaroon po tayo ng mga guests sa ating programa upang mailatag din po nila kung ano po ang panahon ng pagkatawag na kailangan po nilang i-consider upang tawagin po nilang tinatawag na sila ng ating Panginoon. Man of God, napakahalaga nitong ating discussion ngayon at ito ay isang bagay na magbibigay sa bawat isa ng pagkakataon, lalo na sa ating mga kabataan, sa ating mga manggagawa. At nung nakaraan, bigyan muna natin ng kaunting review yung ating episode 1, sino ang pipiliin mo, pangit na maganda ang ugali o maganda pero pangit ang ugali. So tayo po ay nagkaroon ng mga talakayan patungkol po dito at lumilitaw o lumalabas po na ang majority po ay nasa tumitingin ang ginaganda ng isang bagay o ng isang tao at wala sa bagay na kanyang tinitingnan. So layunin po noon ay hindi po kayo upang diktahan sa inyo pong mga desisyon, kundi upang gabayan kung ano po ang nararapat at malaman po natin kung ano po ang karunungang galing sa Diyos na pwede po ninyong isama sa inyo pong pagpili. Iyan po yung ating episode at nalaman din po natin mula po sa ating mga guest at sa mga talakayan every morning ng ating pong Tuesday morning coffee break ay napakaganda po na tayo ay natutuwa at napakaganda po ng ating mga talakayan. Mga nakakakilig na mga pag-discuss ng ating pong mga karanasan ng iba po nating mga kapatid, ng mga kabataan, at ito po ay nag-i-impact ng tuto po sa ating mga buhay. So, man of God, can you give us some baliktanaw doon sa ating nakaraan na episode na sino ang pipiliin mo, pangit na magandang ugali o maganda pero pangit ang ugali. Man of God. Actually, yung episode 1 po natin ay talagang malaking sa mga manood natin. No, especially dito sa team ko rito sa Candelaria, ay talaga nakahugot talaga sila ng inspirasyon. Especially sa testimony ng mag-asawang Pastor Jack and Pastora Sara. Yung word na impact kasi ay nagbukas ng malaking tanaw upang yung small picture ay lalong magiging malawak upang makapag-decision ka talaga ng tama. So, dahil doon sa mga topic natin at mga discussion at syempre yung mga guest speakers na nagsalita sa atin, ay nakita natin talagang napakalaking pagpapala ito kapag ang relasyon ay tama ayon doon sa kalooban talaga ng ating Panginoon. Nagiging masaya, nagiging matagumpay, nagiging punong-puno siya ng inspirasyon. Hindi lamang doon sa mag-asawa, pati sa mga kabataan, mga kapatiran, maging sa mga pastor din na maaring hindi nakaranas ng ganon. Correct. Ganong klaseng karanasan, pero dahil ngayon ay nagpapastor na nga, inayos ng Panginoon ang buhay, so ngayon ay binigyan ng Panginoon ng isang testimony na Amen. Pwede pong hugutan ng inspirasyon at ng kalakasan mula po sa mga kapatid natin para maituro naman at maibahagi sa mga kapatid na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen. Yaman of God. Wow. Yan po. At all in all, sa ating pong conclusion doon sa ating episode part 5 ng episode 1 ay labis po, overwhelming po rin po kami dito dahil natalakay po natin, marami po tayong mga kapatid na nabigyan po ng pagkataon na mabigyang linaw yung kani-kanila pong mga suliranin para sa pagpili at ang mga decision pong yon ay nagbunga naman ngayon na napakaganda pong impact. Salamat po sa ating Panginoon. Shout out muna tayo, man of God, at nakita ko ang aking kapatid na mga kamanggagawa natin. Yan si Pastor Elmer Ramos at mga kapatid natin, si Pastor Jovic Sabado. At yan, si Renia Lo at si Pastora Joyce Murillo, Pastora Noemi, yan si Christina.
At ang mga kapatid po natin na ngayon po ay sumusubaybay, man of God, shout out muna tayo sa iba nating mga viewers dito po sa ating programa. Ayan, si Pastora Sally Batiga, no? Yung isa sa pastor natin dito sa Candelaria. Uh-huh. At shout out din kay Annalyn Trasmonte. Yan, sabi niya, good morning po, Pastor Fred. Then, si Lenny. Mahirap big kasi nitong kanyang pangalan. Pero, sabi niya, blessed morning po. Ayan. Okay, tapos sa sino bang nandito sa akin? Ayan, uh-huh. Si Jemuel Mabandos. Okay. Good morning, so, good morning. Good morning po sa ating lahat. Amen. Thank you for joining. At samantalin na rin natin ang pagkakataon na mahilingan ang ating mga kapatid na mga kamagagawa na i-share po natin itong live broadcast po natin ngayon. Amen. Sa ating pong mga timeline at the same time sa ating mga Facebook friends para sa ganun ay marami pong makinabang at mapagpala po sa ating live broadcast ngayon. Especially sa tatalakayin natin ngayon na may pinamagatang man of God, yung topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay paano mo malalaman na ikaw ay tinatawag na ng Diyos para maglingkod. Yan. Man of God, meron tayo ngayong counting development. Sa ating screen ay makita natin ang ating mga comments. Nandiyan sila. Good morning to everyone. Pastor Charlie Sardinia ng Calamba City. Good morning to each and everyone. So, ayan, nag-a-appear na po sa ating screen ang ating pong mga comments ng ating mga viewers. Good morning to everyone, Luzon, Visayas, and Mindanao. At kahit yan po sa ibang bansa, mayroon pong mga gising pa. Dahil yung iba ay madaling araw pa lang. Good morning po sa inyong lahat. At maligayang pagpupuyat habang kayo po ay sumasabay-bay. At sa iba naman ay paggabi pa lang. Alas 5 pa lamang ng hapon dyan sa inyo. Good afternoon to each and everyone. May the Lord bless everyone. Oh, glory to God. So, salamat po sa ating Panginoon. So, simulan natin man of God sa isang pagtalakay na ngayon po ay ating pong bibigyan ng linaw, pagtalakay at diskusyon o kaya naman ay mga prinsipyong galing po sa banal na kasulatan. Kung ating bibigyan ng pansin dito po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, dito po tayo magsimula. 5 and 6, Jeremiah chapter 1 verse 5 hanggang 6, ano? Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Verse 6. As sovereign lords, I said, I do not know how to speak. I am only a child. Verse 7. But the Lord said to me, do not say I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Ayan. Okay, verse 8. Do not be afraid of them, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. So, Jeremiah was called by God in a very early stage of his life. He was chosen at binigyan po ng linaw ng ating Panginoong Diyos na ang pagkakatawag po kay Jeremiah ay isa pong specific na pagkakatawag. Maaring sa ating pong lahat, mga kapatid, ay mayroon pong mga pagkakataon na kayo po'y matagal lang tinatawag ng Diyos and ito dumating yung tumatakas tayo, umaalis tayo sa paglilingkod at sabihin natin na saka na lang ako maglilingkod, Lord, kapag mayroon na akong bahay, may lupa, tapos na ako ng pag-aaral at mayroon na akong sariling sasakyan, tapos yung church na gusto kong puntahan ay yung church na maraming tupa, mayayaman yung miyembro. Tapos yung aming church ay air conditioned. Pero nung magsimula ka, doon ka sa ilalim ng puno nilagay ni Lord. At ang mga kapatid na dinadala sa iyo ay wala man lang tithes and offerings. yung galing ka sa 5 taon sa Bible school, galing ka sa masteral ng 3 taon,
dalawang taon sa doctorate. Pero noong daling ka ng Panginoon sa field, dinala ka sa ilalim ng puno. So what you expected does not happen in 24 hours. So ano ang pwede mong gawin? Pwede ka bang magtanong kay Lord, Lord, talaga bang tinawag mo ako? Lagi kasing ganun ang nagiging katanungan, man of God, kapag ang isang lingkod ng Diyos o isang taong naglilingkod ay nakaranas na ng kahirapan, agad niyang tinatanong ang Diyos na, Lord, talaga bang tinawag mo ako? Ako ba'y fit dito sa aking pagkatawag? Kita niyo, Lord, professional ako. Bakit ngayon ito? Ang mga damit ko, second hand. Ang sapatos ko, sikip sa paa ko. ang laki ng lawak ng lupa pero walang church. Wala pa nagbibigay. Anong gagawin ko, Lord? So there are some questions na very rampant sa mga taong they expected so much. Pero God will bring to a humble beginning. So God will put you in a humble beginning so that you will never boast. Hindi ka pwedeng magsinungaling, hindi ka rin pwedeng maghambok, hindi ka pwedeng magyabang. That once you started from the point of middle of the crossroad of the line, ibabalik ka ni Lord doon sa starting line para maranasan mo how precious the humble beginning as your starting point of your service to the Lord. Kaya marami ay natatalisod dahil ang kanila pong expectation agad-agad kay Lord ay easy go lucky, bed of roses, tapos yung tithes and offering o love gift sa kanila ay pinakamababa ay 50,000 a month. So there are some people na talaga namang parang baliktad yata, Lord, ang pagkatawag mo. Hindi ito yung ini-expect ko. Man of God, bigyan mo nga ito ng kaunting opinion, itong sineshare natin na pareho nating naranasan. Totoo yan. Oh. Siguro sa lahat ng mga pastor, makaka-relate sa pinag-usapan natin. Amen. Dahil kapag tayo itinawag ng ating Panginoon, ay mag-umpisa ka talaga dun sa tinatawag mo kaninang humble beginning. Yes. Na kung tawagin yan ay umpisa na ng proseso ng Panginoon sa buhay mo. Amen, amen. Dadaan ka sa kamay ng Diyos. Yes. Mag-umpisa ka dun sa Father's hand na kung saan ipoporma ka ayon doon sa kanyang layunin. Correct. Na mabibigyan ng parangal ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya kapag hindi naintindihan ng ating mga kapatid yan, so nagkakaroon ng napakalaking katanungan. Correct. Lord, tinawag mo nga ba talaga ako? Bakit baliktad yata? Sa halip na pinagpala ako ganito yung nararanasan ko sa buhay ko. Oo. Yung pamilya ko yung nagkakawindang-windang. Oo. Pero hindi pwedeng magkamali si Lord . So, the calling of God is very personal. Dama ng isang taong tinawag ng Diyos na siya'y tinawag. Kasi personal yan . Correct. Hindi ka pwedeng tawagin sa pamagitan ng ibang tao lamang. Ang Diyos ay mangungusap sa iyo. Marahil, kapag tinatawag ka ng Diyos, doon sa iba naman, hindi sila masyadong sensitibo sa tinig ng ating Panginoon. Kaya naman, ang Diyos ay nangusap sa pamagitan ng ibang lingkod ng Panginoon upang sabihin sa iyo yung kanyang personal na panawagan. Correct. Para sa iyo. Para magkaroon ka ng kumpiyansa na talagang tinawag ka ng Panginoon. Because somebody witnessed the call of God. Somebody has been also called by God or kinausap ng Panginoon para sabihin sa iyo na talagang tinawag ka ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, it's very, very personal, man of God. Okay. Ayan. May mga pagkataon, mga kapatid, pagkatapos, marami na tayong mga karanasan, kinikwento rin ng ating mga kapwa manggagawa at kapwa mga kabataan natin noon during the time when we were young serving the Lord in a humble beginning way back 80s, man of God, ay nagsisimula ang mga malalaking church sa mga garahe. Man of God, kung mapapansin mo, mga garahe, mga sala ng bahay, balkonahe, at yung iba naman talaga ay nagsimula sa ilalim ng puno, sa napakalawak na kaparangan. But they began to
they began to a humble beginning, and now, after a couple and three decades, they become one of the largest church in our beloved nation, the Philippine Island. So tayo po ay, kung babalikan natin ang mga kasaysayan po nila, they started in a very humble beginning. So mga kahit anong baha, sinusuong, tinatanggal ang sapatos, minsan hanggang baywang yung tubig, inaarangkadahan yan. Talagang nung way back 80s, man of God, nung kami nandiyan sa Manila, when I was a student, college student, at talaga namang walang signal number 2, walang signal number 3. Hindi mo talaga mahahadlangan ang taong tinatawag ng Diyos para maglingkod ng mga bagyo at baha. Yan, isa sa mga nagiging malaking hadlang lang ay yung kaseryosuhan doon sa paglingkod. Imagine, man of God, ibibigay lang sa amin ay eksaktong pamasahe. Pag ikaw ay uminom ng isang bote ng soft drinks, pagbalik mo, maglalakad ka na. Hindi ka na makakabalik. Kasi eksakto lang yung pamasahe binibigay sa iyo ng iyong kwan, ng treasurer ng inyong church. Eh, yung humble beginning namin noon, that we were trained by God through Bible studies, talaga naman sa mga kasuluk-sulukan. Minsan nangangaral ako dyan sa may banda po ng ating, alam nyo na, na bumabagsak sa harap mo yung mga buti ng beer at sinasabi, o balis na kayo rito, di namin kayo kailangan. Yung mga ganun. Eh, marami akong ganyang karanasan, man of God, eh. Oo. Lalong-lalo na nag-full time tayo sa ating Panginoon. Oo. Gusto ko i-share lang konti, ano, kasi at least makita ng ating mga kapatid na yung panawagan ng Panginoon ay talagang seryosong bagay. Oo. At kinakailangan maging seryoso ko rin sa panawagan ng Panginoon sa iyo. Hindi porkit nakadanas ka ng pagsubok, eh hindi ka na tinawag ng ating Panginoon. Oo. Para yung comment ng misis ko kanina, sabi niya, pag tinawag ka ng Diyos, talagang may witness talaga sa iyo. Kakausapin ka talaga ng very personal. Eh kasi nung pagka-graduate ko ng maritime, alam mo naman, gusto nating maging seaman, talagang yung paghangat ko, gusto ko talaga. Oo. Biruin mo nung parang yun ang first passion mo, maging seaman. Oo, gusto ko talaga. Naging marino. Naging riverman ka naman eh, kasi yung bahay mo niyo inapawan ng baha eh. Kaya riverman, hindi na seaman. Totoo yan. Malupit yan. Malupit na testimony, man of God. Okay, so kwento ko muna. Sige, tuloy mo. Para at least maka-relate much yung ating mga kapatid na pastor at yung mga kabataan natin na gusto rin maglingkod sa Panginoon ng full-time. O di kaya yung mga manggagawa natin na kahit may asawa na ay nakakadaman ng tawag mula sa ating Panginoon. Ngayon, nung ako po'y nag-umpisa, syempre 85 ako nakilala sa Panginoon. Alam ko ikaw 83 ka eh. 2 years ahead ka sa akin eh. Ako 85. At alam mo naman, yung mga panahon na yan eh, talagang ibang klase talaga ang anointing talaga sa evangelism ng time na yan. Ay, grabe. So, grabe. Isa ako sa tumanggap ng biyaya ng Panginoon para makakilala sa Panginoon noong 1985 June. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon doon sa mga taong ginamit ng Diyos, especially mga estudyante rin po sila ng sabihin ko na, no, dahil sila naman ang ginamit ng Panginoon. Yan po yung JIL, Jesus is Lord Church, na School Outreach Ministry sa Philippine Maritime Institute. Praise yan po God. Sa may Roosevelt Avenue. Happy MA. Sa may Quezon City. Man of God, yes, dyan ako nag-start, na dyan ako na-born again sa PMI, sa Roosevelt Avenue, Quezon City. Yes, fourth floor. Diyan kami nag-church sa fourth floor. Yes. Hallelujah. 82, 82. Kaya pala pinag-meet tayo ng Panginoon, ha? Oo, sige, ako 85. Tuloy mo. Purihin ng Panginoon. So nung time na yon, kasi I was very religious also. Dahil tumutugtog ako sa simbahan eh. Yan, every Sunday. Ilang problema, pagkatapos ng umaga, pagdating ng hapon, nasa barkada na. Yan.
At alam mo naman, pagka may barkada, eh hindi talaga totally submitted, committed, hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, eh siyempre ang hanap noon ay bisyo. Kaya ganun ang nangyari. So, yun po, nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, ibang klaseng damdamin, ibang klaseng apoy ang tinanggap ko, lalong-lalo pagdating doon sa salita ng Diyos. Parang gusto kong lapain yung salita ng Diyos na aking nakikita, naririnig, nababasa. Sabi ko, Lord, grabe ito. Grabe. Hallelujah. Ang bangis. Ano? Grabe ang bangis. Bangis. At saka, man of God, kami sa PMI kasi, puro lalaki kami. Kaya we were not motivated by opposite sex. Halimbawa, may mga gandang babae, kaya ka nandun sa church, umaatin ng Bible study, kasi mayroon kang nasisipat doon na magandang dalaga. Eh dito eh, yung karamihan sa lahat kami rito, puro lalaki kami. Barako talaga. Ito mga barakong ito, nag-iiyakan kay Lord. Araw-araw yan. Kaya nakita ko yung paglagong espiritual ko, napakabilis. Sa loob lamang ng 3 buwan, nangangaral na ako ng salita ng Diyos. Uh-huh. In fact, yung time na yan ay medyo mataas na yung aking parang spirituality nung panahon na yon. Kaya grabe yung passion sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya hindi mo maaaring makalimutan yung karanasan mo eh. Kasi ikaw ang nakaranas yan eh. So, nung nag-full-time na ako, man of God, so ito malupit. Siyempre, tayo ay kagagraduate pa lang, gusto nating maglingkod sa Panginoon, wala pang hanap buhay. So, ang pamasahe ko lang, one way lang. Kasi pagka dating ko doon, sabi sa amin yung pastor namin, no? Shout out nga pala kay Pastor Ted De Leon. Yan yung senior pastor na ginamit ng Panginoon para makapag full-time ako sa ministry. Good morning. Salamat po, Pastor Ted. Nanonood siya sa atin, man of God. At maaaring nga ngayon, magkakaiba kasi ang oras natin. Pero isi-send natin itong live para at least makilala naman niya na may Pastor Fred na ginamit siya ng Panginoon para makapag full-time ako. Yon. One way lang, man of God. Pagdating ko roon, sarado opisina. Wala lahat. Eh di ngayon ang gagawin ko, sarado. Ay uuwi ako. Pero uuwi ako na walang pamasahe. Wow. So dahil walang pamasahe, nag-decide ako, lalakarin ko yan. Mula sa Cubao hanggang San Francisco del Monte. Sa Prisco. Alayo. Doon kami nakatira sa Prisco, man of God eh. Malayo. Ilakad yun. Ko yan, man of God. Alas 5 ng hapon, nakarating ako, mag-alas 8 na ng gabi. Oo, grabe. Pero, grabe excitement ko talaga. Hindi ko alintana yung mga pinagdadaanan kong lugar eh. Yan, sa E. Rodriguez, sa may Roses Avenue, sa may Roosevelt Avenue, hanggang doon sa may Pantra. O, Pantranco yan eh. Hanggang doon sa Prisco, San Francisco del Monte. Dadaan ka talaga. Walang shortcut sa ministry. Wala. Tama, man of God, walang shortcut sa ministry. Meron tayong mga, may isa tayong katanungan mula kay Charlie Sardinia ng Calamba City. Sabi niya, kailangan pa ba nating humingi ng sign kay Lord upang malaman nating tinatawag tayo ng Diyos? So, yun nga, yung ating mga katanungan, paano mo malalaman, kailangan ba ang sign? Kailangan bang hanggat walang sign, gaya ng Gideon na yung kanyang panyo, na sabi niya, Lord, kapag sa magdamag ay yung panyo ay tuyo, pero basa ang paligid, ay tinatawag mo ako, at vice versa, Lord, kung basa ang panyo at tuyo ang paligid, tinatawag mo ako. There are some people na ang Panginoon ay gumagamit ng sign, gumagamit ng mga panaginip, gumagamit ng vision, gumagamit ang Diyos ng maraming kaparaanan upang tawagin. Magbigay tayo ng halimbawa. Si Jeremias ay sinabi ng Lord
na bata pa lang siya bago pa siya likhain o bago pa siya i-create ni Lord sa sinapupunan ng kanyang ina, ay tinawag na siya ng Diyos. Nasabi naman ni Apostle Pablo, ang tawag na ito ay mula sa Panginoong Hesukristo. At ito'y hindi bigay ng tao sa akin, ito'y bigay ng Panginoong Hesus. Ganun rin naman ang buhay ng iba't ibang mga lingkod ng Diyos na ating makikita na iba-iba ang kaparaanan. May nakakatuwang kaparaanan, minsan ay matinding kahirapan, minsan ay matinding consequences, minsan naman ay sakit at karamdaman, doon ka kakatagpuin ni Lord. Sa panahong ikaw ay nasa banig ng karamdaman, doon ka kakausapin ng Diyos. There are different types or kinds of calling that you will be blessed by God through these signs and wonders, even miracles, even sickness and disease, even in times of goodness, even in times of sadness, in the midst of every cross bridge of line, si Lord ay nagbibigay ng pagkataong tawagin ng isang tao. So, this is, sabi nga, prerogative ng Diyos kung anong klaseng pagkakatawag ang gagawin niya sa ating pong, sa bawat isa po sa atin. Maari po nating maging basihan, pero hindi ibig sabihin hanggat di dumarating yun sa buhay mo ay hindi ka susunod kay Lord. Iba-iba naman ang kaparaanan. Iba-iba naman ang sitwasyon. Ako, ang pagkakatawag ng Panginoon sa akin ay simpleng-simple lang naman na way back 1992, I started again my job dito sa Manila. At natutuwa ako dahil for 2 years period, 92, 93, 94, 93, 94, hanggang 94, I'm very proud na nagsasabi kong I am a working pastor. I'm not a full-time minister yet that time, since that time na 1994. But when I encountered the Lord, sa isang vision, sa isang makalangit na vision na binigay sa akin ng Panginoon, I started to a humble question to the Lord. Lord, sabi ko, Lord, what do you want me to do for you? So yun ay naging isang malaking hamon sa akin na sabi ko, Lord, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? That was 1994, August, after ng a month after when I saw the vision of God tungkol nga sa revival of worship. Then nakita ko yung ball of fire all over the Philippines, the whole Philippine island. That time, 1994, I was a working pastor. Isigulaki pastor. May pera, maganda ang buhay. But a month after, God showed me that kind of vision. I was struck by the Lord, by His greatness, His passion, His goodness, His love, His mercy to those who are lost. Talagang grabe yung passion binaba ng Panginoon sa buhay ko para sa mga kaluluwa. And I began to ask the Lord, sabi ko, anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Then I attended one of the meeting at that 1994, I've heard the voice of God. My son, do you love me? Yes, Lord, I love you. Give up your job. And the second question rang in my spiritual ears, and God said to me, He asked me, do you love me, son? Yes, Lord, I love you. Give up your profession. At nung ako'y umuwi sa bahay, ay una kong sinabihan ng aking bianan, sabi ko, Nanay, ako po ay magpo-full-time na. Ha? Eh, papaano ang asawa mo? Magiging anak mo? Papaano ang kinabukasan mo? Minsan kasi, yun yung unang itatanong sa iyo, lalo pa ikaw ay breadwinner, o ikaw ay lalaki, at sa bianan mo pa ikaw nagpaalam, unang-unang nagpaalam, ay talagang magugulantang yung bianan mo, man of God. Lalo pa yung misis mo ay malaki. Malaki ang puso para tulungan ka. By that time, talaga namang then when my wife came home, then I talk with her. Sabi ko, oh, ito, ganyan. The Lord is calling me.
in a full-time ministry. So okay lang naman at by the grace of God, nagtatrabaho ka, maglilingkod ako in a full-time ministry basis. So di ko pa alam kung ano yung full-time na yan. Di ko pa alam kung ano yung mga fasting-fasting na yan. But that time, nung sabihin ko na kay Lord, Lord, I will serve you with all of my heart in a full-time ministry basis, then the battle began. Yung kasi ang katumbas ng iyong desisyon, God will set you in a very testing process to know that your decision is really your decision from the bottom of your heart. So, I gave up my job, then dumating yung maraming sulat sa bahay na I was accepted sa job. Pabalik na nga Saudi Arabia. So, magandang trabaho, ang laki ng sahod. Inaalok, sabi niya, to fly soon. Sabi niya, oh, malapit ka nang lumipad. So, ganyan-ganyan, punta ka dito, asikasuhin mo papeles mo. At ikaw ay ganito, ganyan. So, I'm so much overwhelmed, pero I really knew that the Lord is calling me in a full-time ministry basis. I stand on the ground with a firm decision, no way I will never and I will not accept those jobs. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang pagkakatawag kay Pastor Fred, ang pagkakatawag sa akin ay hindi ho pari-parihas ng pamamaraan ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi kayo dumaan sa proseso ng pagkatawag katulad sa amin at pagkatawag katulad po kay Pastor Fred o sa akin, ay hindi na kayo tinatawag ng Diyos. Huwag po natin yung sasabihin. Because God is calling us in a very unique way. Kung saan tayo kakatagpuin ng Diyos at bibigyan tayo ng pagkataong magdesisyon, doon niya tayo kakatagpuin sa isang bagay na ikaw lang ang kakausapin ni Lord in a very, so many ways. Andiyan ang panaginip, andiyan ang mga tao, andiyan ang mga circumstances. There are many things to be considered. But be sensitive na para maintindihan natin at hindi tayo gaya-gaya na sabihin natin, si Pastor Rudy, iniwan ang trabaho. At sa iyo naman, hindi naman sinasabi ng Lord na iwan mo ang trabaho, huwag mong gagawin. Kasi in a very specific way, hindi pare-parehas ang pagkatawag natin. So kailangan lang natin na maging firm, maging confirm kay Lord. In what ways? Yan nga po, kaya nga po tayo nandito ngayon para kahit papaano po ay matulungan namin kayo sa ating pong mga pagtalakay sa bawat umaga po ng ating pong episode 2 na matulungan po namin kayo. Malay po ninyo, sa programang ito ay mabigyan po kayo ng linaw at doon po magsimula ang inyong journey bilang isang lingkod ng Diyos in a full-time ministry basis. But it doesn't mean na hindi ka full-time, hindi ka naglilingkod kay Lord. That's not what does it mean. I mean to say, God is calling us in a different ways. In a different time, different season, different situations. Maybe that is good or bad, that is worst, or in bed of death. So, there are many things to be considered. But I would suggest and I would advise to each and everyone, be sensitive enough sa bawat bagay o sa bawat salita, sa bawat sitwasyon na ibinibigay niyang Lord. Kaya, man of God, malaki ang factor dito o malaki ang kaugnayan dito ng mga pastor na nagiging motivator sa kanilang mga manggagawa. Man of God, na magiging... Okay, yan kasi kung ano yung karanasan ng pastor, yun lang naman ang ipapasa mo rin. Tama yung sabi mo, talagang factor po yan sa mga desisyon, especially sa mga bagong manggagawa, kung paano sila maglilingkod din sa ating Panginoon. So, it's very unique. Although, in some other ways, no, yung mga pastor, nagiging influence din sila doon sa mga members o leaders na gusto ring mag full-time o di kaya maglingkod sa Panginoon, no, nakatulad ng ginagawa ng pastor. Whether siya ay nagninegosyo, siya ay nagtatrabaho, o di kaya siya ay full-time sa ministry. Mm-hmm. Kasi ako, man of God, trinay ko yung area ng marketplace . Kasi dati, may mga kapatid tayong manggagawa na talagang sila ay talagang nagmi-minister sa marketplace. So,
there was a man of God na nagturo sa ganyan. At isa ako sa na-inspire doon sa kanyang libro na isinulat at magindo sa kanyang seminar about God Marketplace. So, since na ako naman ay involved sa real estate before, so sinubukan ko yan dahil ako nga ay naging real estate broker. So, sabi ko baka pwedeng pagsabayin to. So, baka pwedeng naglilingkod para sa akin yun, ha. Sabi nga ni Pastor Rudy kanina, hindi po pare-pareho tayo. Kailangan maintindihan nyo po na yung dealing sa amin ni Lord tsaka dealing sa inyo, magkakaiba po. Amen. Yung sa akin, sinubukan kong magnegosyo eh. At talagang ilagay yung sarili ko, yung puso ko doon sa negosyo din. Maring sa isang banda, no, ay mayroong pagkakamali gawa ng I was already hooked, no, doon sa bait na yun ng kaaway na yung most of my time was already dedicated na magnegosyo. Hindi na talaga para maging pastor. In the first place, tinawag ako ng Panginoon sa full-time ministry. Pero mukhang sa pagkakataong ito, ay hindi na yun ang ginagampanan ko. Kundi talagang magnegosyo talaga. So, kaya ginawa po namin, pag-asawa. Uh-huh. Tawag ko nga dyan eh, inabul-habul namin ang pagpapala kahit saan kami magpunta. Dahil alam niyo naman sa real estate, nung nasa Metro Manila pa kami, yan, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, iniikot po namin yan. Kasi yan po yung bubble ng Metro Manila na isinama bilang Mega Manila ng ating Pangulong Ramos noong panahon niya. Kaya lahat ng infrastruktura, lahat ng development, nakakonsentrate yan. Kaya ngayon, nakita ko na baka pwede ito. Para at least matulungan ang church. Iyon ang ginagamit naming word, man of God, yung matulungan yung simbahan. Correct, matulungan correct. Yung ministry. Tama. Ay, pala hindi mo pwedeng tulungan si Lord. Ikaw pala tutulungan ng Panginoon. Oo. So nagkamali kami dun sa mga naiisip naming diskarte, ika nga. Pero hindi ka talaga dapat dumiskarte. Kailangan correct. Itanong mo sa Panginoon. Kaya, it's face off talaga, man of God. Babayaran mo talaga yung mga maling desisyon. Pero, God is a God of grace. It's not only a God of second chance, sabi mo nga, but it's a God of many chances. Praise God. Ayan. Meron ditong sinabi si Pastor Elmer Ramos ng Bicol Region, amen po, mas masarap maglingkod kay Lord na magsimula sa hirap. Kasi hindi naman tayo pananatilihin sa hirap. Totoo yan, Pastor eh. Minsan, pag ikaw ay tinawag na ng Lord, ang nakikita mo lamang ay yung hirap, yung struggle, yung battle na mahirap pala ang maglingkod. Meron akong lagi sinasabi, hindi madali ang maglingkod. Pero mahirap kung tatakasan mo ang paglilingkod. Di ba, man of God? Hindi madali ang maglingkod, pero pinakamahirap kung hindi ka naglilingkod sa Diyos. So, mga kapatid, shout out tayo sa kapatid natin yan, kay Pastor Elmer. Sabi niya, napakaganda, napakasarap naman na maglingkod kay Lord, lalo pa nagsimula ka doon sa humble beginning, yung talagang sa garahe, na hindi mo kailangan ng sign, Lord, sabihin mo, Lord, sa garaheng ito, magsisimula ang gawain mo, Panginoon, pwede ba Lord na pwede ba doon sa isang air-condition na lugar ako magsimula? Eh kasi Doctor of Divinity ako eh, tapos Master of Theology pa ako eh. At ako ay nag-master sa hermeneutics saka sa homiletics. Eh pwede ba Lord na bigyan mo naman ako ng maganda-gandang integridad, Panginoon? Ilagay mo naman ako sa isang church. Maaari, daling ka ng Panginoon doon sa ganung klase, pero ang makakaharap mo, mababangis na mga elder. Mababangis na mga deacon na didiktahan ka kung anong gustong gawin. At gagawin kang puppet doon sa harap ng church. Maaring ganun. Kung maraming nagsisimula na ganun ang sitwasyon, akala nila, ang tawag dito,
malaking-malaking bagay sa'yo nang magsimula ka. O saan ang church mo? Ayun, ang miyembro ko ngayon, eh, 1 month pa lang, umaabot na ng 500. Ay, hindi mo alam na yung pala dati, 1,000 yung miyembro. Tapos, 55 years na yung church. Tapos, bigla kang dinala doon. Tapos, ang mga kaharap mo, yung mababangis at mga magigiting na mga elder, na mga older na. At talaga naman, pag nagsalita, hindi ngumingiti. Akala mo talaga, mga tiger look lagi. Yung mga ganun, nakatingin na ganun. Na hindi man lang ngumingiti. Na bilang pastor, hindi ka pastor nila. Ang tingin nila sa iyo ay isang kabayo na may tali sa ilong. Na kung anong gusto nila, yun ang gagawin. Maaaring ipahintulot ng Diyos yun sa iyo. Para turuan ka, yes, na maging maingat sa mga sinasabi mo. Kasi nga mga kapatid, wasa tayo ay nagkaroon ng pagsisimula sa paglilingkod ng Diyos, isa po nating dapat gawin ay maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Kasi every time na tayo nagsasalita ng mga bagay, hindi man natin alam, nagsisilyo ang Diyos doon sa iyong sinasabi. And some other time, maybe 2 years from now, 3 years from now, yung mga negatibong sinasabi mo mangyayari sa iyo. But the Lord prevented all those things once that na ikaw naman ay nilagay ng Panginoon sa isang napakagandang sitwasyon na kailangan mong makita at malaman. Kaya nga mga kapatid, sa pagkakatawag ng Diyos, hindi basihan na ikaw ay ilalagay ng Diyos sa isang malaking church sa pasimula. Bibigyan ka niya ng pagkataon na magsimula ka doon sa talaga na sinasabi namin kanina, garahe, minsan ilalim ng puno, minsan naman yung mga upuan ay hindi pa munublak, manubgad, mga kahoy pa noon. Mga pinagbibiyak na mga kukulamber pasimula sa ating mga kapatid, tapos ang bubong ng church ay yung dahon ng nyog para lamang makover yung init. So, minsan naman ay kugon, minsan naman sa mga kapatid natin sa tribal mission ay mas matindi sa mga tribal mission. Hindi lahat ng pastor ay dinala ng Diyos doon, pero maraming pastor dinala ng Panginoon sa tribal mission. At gaya niya ni Pastor James, dinala siya sa tribal mission, imbis na mayroong kang allowance, ikaw yung magbibigay ng allowance sa kanila. That is all possible. Mga pagkakataon na dumarating sa buhay natin, akala natin ay okay na okay para sa kanila at para sa iyo. Pero tuturuan tayo ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik sa pagdedesisyon natin na magpaglilingkod. At hindi rin tayo dapat magpatumpik-tumpik na iwanan ang paglilingkod. So, kailangan maging maingat tayo. Otherwise, we will suffer a lot pagkatapos ng maraming panahon. Man of God, susugan mo nga itong sinasabi ko patungkol dito. Alam mo, talagang yung mga pastor nating mga kamanggagawa, alam ko yung puso na nalalagay sa ganong sitwasyon. Lalo pagka napuntahan mo yung lugar kung saan para bang Lord, bakit? Mapapatanong ka talaga Oo. O, katulad ko, bigla akong dinala ng Panginoon dito sa Candelaria. Third class municipality. Oo. Tapos ngayon, talagang yung pinanggalingan natin sa probinsya na parang ayaw na nating balikan, ibabalik ka uli ng Panginoon doon. Magdadalawang isip ka talaga. Magtatanong ka talaga, Lord, tama ba itong napuntahan ko na to? Pero sa nangyari sa akin, man of God, nakita ko na papayagan ng Diyos ang ganyang sitwasyon upang sa pamamagitan ng buhay mo, maluwalhati ang Panginoon dahil gagawa si Lord ng bago sa buhay mo. Yun ang naintindihan ko. But until I was empowered by the Holy Spirit, amen. Kasi nung una talagang pag hindi mo talaga nakikita yung napakalaking programa ng Panginoon, ay talagang papanawan ka ng pag-asa eh. Pwede mong sabihin, Lord, ibalik mo na ako. Ibalik mo na ako, Lord. Balik mo ako sa Pilipinas, lalo pa parang ganoon. Oo, pag may nakasabay ka, may mga pastor kasi na mana pinagpala ng Diyos, tapos mapangulot, tapos sasabihin sa iyo na mukhang hindi ka tinawag ng Diyos yan kasi naghihirap ka Di ba? I-discourage ka. So, i-challenge ka talaga i-discourage ka
Tapos marinig mo yung mensahe na bakit ganyan ang buhay mo? Wala ka sa tamang lugar. Mapapatanong ka talaga. Sabihin sa'yo, kata lang pag tinawag ka ng Panginoon, pagpapalain ka lang yun. Pero i-discover na maging si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, dinala siya ng Panginoon sa Canaan. Canaan at the time, which is the promised land today, na siyang Israel ngayon, ay napakahirap nung panahon na yon. Kaya nga napababasa sa Egypt eh. Kasi gusto niyang medyo guminhawa ng konti ang buhay. Pero pagdating niya roon, kinakailangan talaga na by faith talaga. Ayan, by faith talaga na siya ay magtiwala sa Panginoon. Although, nandun na siya sa promised land. Praise God. Totoo yan. Kaya, alam nyo, alam mo, man of God, isa sa mga bagay na binabalikan natin, napakatamis balikan yung panahon na ikaw ay nagsimula sa ministry. Na, yun nga, like what I've said, ni-expect mo yung malaking church, pag tumayo ka, grabe ang presence ni Lord. Lalo pa pag ikaw ay nakapanood ng mga tele-evangelist, mga worldwide renowned servants like Benny Hinn, Reinhard Bonnke. Talagang gusto mo pagtayo mo, ganun din ang mangyari sa iyo eh. Na talagang grabe ang presence ni Lord. People are called you man of God. Talagang ibang klase ang kanilang respeto sa iyo. Maaaring hindi yan makita o hindi yan gawin sa iyo ngayon. Ngayong ikaw ay nagsisimula sa ministry. But the day shall come when you pursue. Kapag iyong inalam at patuloy na nilakaran yung pagkakatawag ng Diyos sa iyo, ay maaring dumating yung ine-expect mo. But one thing I'm sure, dumating man siya o hindi, it doesn't matter at all. It won't change your destiny because your destiny and my destiny is absolutely right and true. Hindi yan pwedeng mabago because God's way is always above on our ways. Alam ng Lord ng higit ang dapat niyang gawin kaysa alam natin ayon sa plano natin para sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin. And there are people, and there are so many servants, there are many pastors, there are many workers in the church na tinutulungan natin si Lord yung pagsisimula. We help God in terms of provisions. So nakapasok tayo sa maraming mga multi-level marketing, mga scam, mga para lamang mag-earn ng money para kay Lord, para makabili ng ganito kay Lord, ng service, para makabili ng ganito. Tinutulungan natin si Lord. But it so happened that we failed. We failed. Nabigo tayo doon sa gusto natin dahil nang tawagin tayo ni Lord, tama yung sabi ni Pastora Joyce na we are all employees and God is our manager and CEO. We are just servants of God na talaga namang kailangan lang natin na ituring itong pribilehyo. Kaya nga, mga kapatid, ang kahirapan habang ikaw ay naglilingkod ay hindi basihan na hindi ka tinawag ni Lord. At hindi rin naman basihan ang kasaganaan na habang ikaw ay naglilingkod ay ikaw ay sagana ay pribilehyong masabi mong tinawag ka ni Lord. Minsan, ang ganitong uri ng pagkiklaim ay isang bagay na napaka mapanganib. Hindi ito ang mga basihan, mga kapatid. In fact, sa katotohanan ng tawagin din ng Panginoon, si Samuel, ay hindi niya pa kilala ang tinig ng Diyos. Kaya nga nagpatulong siya kay Eli para ma-identify ang voice of the Lord. At nung ika-four times na tawag sa kanya ng Diyos, ay nakilala na niya. At siya sumagot, sabi niya, "Here I am, Lord, your servant is listening." So minsan, ang ating paglilingkod o pagsisimula ng ating paglilingkod kay Lord ay nagsisimula sa pamamagitan nung ating pagsisimulang marinig natin kung ano ang instruction ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na nag-aaral ako tapos at the end of the day, hindi naman pala ako tinawag ng Diyos. Ito nga, nag-aaral pa ako sa Bible School tapos hindi naman pala ako tinawag ng Diyos.
ache. I tried many times. Ginawa ko ang lahat pero nothing happened. Walang nangyari nung ako'y magsimula. Dahil nga sa siguro hindi ako tinawag ni Lord. Mga kapatid, hindi basihan ang kahirapan na hindi ka tinawag. Hindi rin basihan ang kasaganaan na tinawag ka ng Diyos. Ito ay isang maling pagtanaw sa mga bagay na akala natin ay galing kay Lord. So ang aming pong mabibigyan po ng linaw sa tungkol sa mga bagay na yan ay base po sa mga karanasan namin. Ako po ay nagsimula po dyan sa Imus in a very humble beginning na talaga namang dinala ako ng Panginoon sa isang lugar na hindi ko ina-expect, na hindi ko talaga inaasahan. But God is good in every ways. His ways is higher than my way, saith the Lord. Kaya, nung time na yon, as the years goes by, I began to accept the reality of my calling. That I must start in a humble ways, in a humble beginning, na natutunan ko upang hindi ako maghambog, hindi ako magmalaki, at hindi ko ipagyabang, hindi ko ipagmataas kung ano na ako ngayon sa kalagayan ko ngayon, because the Lord saw it before it happened. Nakita na ng Panginoon sa akin kung ano ang pwedeng mangyari sa akin sa pagdating ng panahon, sa pagdating ng araw. Could you imagine, we were residing in Manila, then every Sunday, every Wednesday, yung midweek, yung prayer meeting, or intercession, tapos yung Sunday service, we travel a lot for how many hours before we reached our destiny. So every day yan, every time, all the time, for how many long years. At yan ay nangyayari, hindi para sabihin sa yung, uy, hindi ka tinawag ni Lord kasi grabing kahirapan. Kung kita nyo, halos walang pera, tapos yung meron ka pang pamilya, mayroon kang pakain, nangungupahan kayo ng bahay. Tapos ang binigay sa inyo ng Panginoon na church, mas nangangailangan ng tulong kaysa sa iyo. Talagang, ang tabo dito, magugulantang ka talaga sa katotohanan ng pwede kang magtanong, Lord, talaga bang tinawag mo ako o babalik na ako sa aking trabaho at pwede naman akong maglingkod bilang pastor? Habang ako ay naglilingkod, may trabaho ako para masuportahan itong mga ito. Yun naman po ay prerogative natin o discretion natin kung ano ang ating magiging desisyon. But the point is, tulad ng sinabi namin kanina, hindi naman po tayo pwedeng pagkatapos nating maglingkod, magdesisyon, at pagkatapos ay mag-aalinlangan tayo sa ating tawag natin sa Panginoon. So tingin ko ay hindi makabubuti para sa iyo at the long run, along the way, na ganoon ang maging sitwasyon ng iyong pananaw. Kaya, sa paglingkod sa ating Panginoon, paano mo malalaman na tinatawag ka na ng Panginoon? Isa siguro sa mga dapat nating i-discuss muna, man of God, ay ang kalagayang iba-iba ang paraan ng Diyos. Paano mo malalaman na ang paraan na yan ay paraan ng Diyos para ikaw ay makaalam o makaunawa na tinatawag ka na ng Panginoon? Sa akin, nasa gitna ako ng kasaganaan. What I mean to say, that time kasi I newly promoted 2 months after na ako ay tinawag ng Diyos. I started to enjoy my journey as in a higher position. Maganda ang kita, maganda ang salary, at talaga namang napakaganda ng promotion. But the thing is, hindi ako masaya. I'm still empty in my heart, and I never felt the satisfaction of my spirit. I never felt the contentment. At yun yung hinahanap ko. Isa yun po. Sa akin po, isa sa mga basihan na tinatawag na ako ng Diyos, kung saan masaya si Lord, doon ka magiging masaya. Kung saan malungkot si Lord, hindi yun ang lugar para sa'yo. At hindi kanya doon dinala dahil ipapadama sa'yo ng Diyos na kahit ipilit mo ang sarili mo na gawin ang isang bagay, kapag ang Lord ay hindi masaya dyan sa ginagawa mo, hindi ka magiging masaya kahit pilitin mo. Kahit sabihin mong masaya ka,
which is si Lord na hindi masaya doon sa ginagawa o nangyayari sa buhay mo o sa nararanasan mo, hindi ka magiging masaya. You are denying the real truth, the genuine situation na nagsisinungaling ka o nagpagkukunwari ka na masaya ka but you are not happy and contented enough. So, yan. May mga ganong pagkakataon sa buhay ng isang tao. Ako sa akin, ang naging isa sa mga basehan ko, yung aking contentment sa espiritu. Na when I decided to serve God in a full-time ministry basis, I am so contented, man of God. Man of God, karagdagan sa ating pagtalakay. Halos pareho yung nararamdaman. Oo. Dahil nung ako'y tinatawag na ng Panginoon sa full-time ministry, ay grabe yung kagalakan sa puso ko. Abang iniisip ko yung tawag ng Diyos sa akin, hindi ko masyadong malinaw pa sa akin yung wala pa yung sa heart ko na ako'y magiging pastor. Basta ang sakin lang. Lingkod. Gusto ko lang maglingkod sa Panginoon. Gusto ko lang maglingkod sa Panginoon. Oo. Kaya, nung hindi pa ako nagde-decision, man of God, kahit anong gawin kong paghanap ng trabaho, wala na roon yung joy ko eh. The moment I go back dun sa bahay, dama ko na ang puso't isip ko nasa ministry na. I was totally captured by doing the work of the ministry. Yung loving what God has entrusted unto me, kahit nag-umpisa lang akong pangkaraniwang manggagawa, tagawalis, diba? Tagalinis ng CR. Yan. Mga ganun, nakita ko na mayroong pahid pala ng Diyos. Dinidevelop pala ng Panginoon yung servant spirit natin. Kaya yung mga kapatid natin, mga pastor. Papuputiin mo yung onidoro, lalagyan mo ng sunrocks, diba? Yes. Pagpupunas ka ng mga upuan. Sanay na ako. Magkakarga ka ng malalaking mga, doon, palakihan pa ng speaker, yung mga bubbles na yan. Yung mga subwoofer na yan, lalaki talaga. Inaakit namin yan. Ko, man of God eh. Man of God, inaakit namin yan mula sa ground floor hanggang fourth floor ng PMI. Every Sunday yan. Pagkatapos bababa na naman namin, nanginginigan tuhod, talaga, ay grabe talaga. So, humble beginning talaga. Okay, man of God, tuloy mo sa isasabi mo. Yan. Ay, yung sa amin, yung office namin, mula sa first floor, may mezzanine pa bago ang second floor. Talagang pang third floor na halos eh. Ay, alalag, straight pa naman, diretso pa. Yung diretso bang stair? Ay, talagang hawak-hawak mo yung bit-bit mo yung malalaking bubbles, no? Mga speakers na mga man-made, no? Yung mga ginawa lang. Mga assembled. Ay, mga assembled, no? Pagdating mo talaga sa taas eh. Labasan dila talaga, pero grabe yung joy. Yung kasiyahan ba ng paglilingkod sa Panginoon. Tapos siyempre, taka ng CR. Diba? Lilinisin mo yung inodoro. Kukuskusin mo talaga mabuti. Magbawalis ka. Yung pala yung umpisa talaga ng paglilingkod ng Panginoon. Tama yun. Grabe. Oo. Kaya nga yung mga ganong klaseng mga karanasan ay nakikita natin na napakagandang talaga ay humble beginning. Huwag ka munang ako, nagpapayo ako sa bawat isa na huwag kang mag-expect ng dakila hanggang hindi pa nagiging dakila sa iyo ang Panginoon at nagwi-witness ng kadakilaan sa buhay mo. Huwag mong gagawin na maghanap ka ng mga dakila. Magsisimula mo na ito sa puso mo na maging dakila si Lord. Then, makikita mo ito in a physical way. In many ways, God will give you signs para sa tawag mo. Gaya niyan, kami noon, mga naka-necktie pa, man of God. Talagang, siyempre, pa naghakot ka. Gaya nung ating naging karanasan nung Saturday. Diba, grabe nga ang buhos ng ulan. Recently, nung Saturday lang, diba? Na yung isang manggagawa sa church na pinuntahan natin ng ating kaibigan ay tinatago yung payong, baka mabasa.
At siya ay basang-basa, tumatakbo siya at para ibigay dun sa kanyang susunduin sa sasakyan. Eh, hindi niya ipinayong, Pastora Noemi, hindi niya ipinayong yung payong. At habang nakikita ko yung... Bidit-bit yung payong. Bidit-bit yung payong at tinago sa may kilikili, baka mabasa. At siya ngayon, basang-basa, grabe ang buhok. Kilala ko yung batang yan, man of God. Sabi ko, oo, sabi ko, grabing dedication tong batang ito, Kako. Nilampasan niya ang mga mararaming mga dedicated personnel all over the Philippines. Alam mo na, I don't want to mention, nasa eri tayo. Nilampasan niya ang dedikasyon ng mga manggagawa sa iba't ibang, alam mo na yung man of God, na talaga namang dedicated talaga ng grabe. So, shout out tayo dyan sa ating mga kapatid na yan. So, thank you so much for that greatness of God. And syempre gusto rin natin batiin si Pastora Marisa doon sa kanilang 50th year anniversary. Salamat po, Pastora, na-invite po kami with Pastor Rudy. So much bless po. Kahit malakas pang ulan, talagang grabe talaga yung mga kapatid natin. Yumugyog talaga sa sayawan para kay Lord eh. Ibang klase talaga. So, yeah, anyway, salamat sa Panginoon. Okay, so, yan, balikan natin sa dali. Isa kasi yung ibang mga lingkod. Eh, kaya nga tiyawag sa atin lingkod ng Diyos eh. Lingkod, maglilingkod. Ibig sabihin, gusto mong maging servant. Oh. Yun talaga yung servanthood. No? Dati nga, man of God eh, tinuruan kami ng pastor namin na magbarong eh. Mga bata pa kami. Imagine mo yung mga barong. Bit-bit mo yung mga abas na kabarong. Tapos ganyang kahahaba yung mga manggas. Kahahaba yung kwilyo. Oh, ano agad hanggang dito. At hanggang dito sa may dibdib yung manggas ng barong. Kaya pagsuot mo... Pag angat mo nung mga subwoofer at mga speaker, punit siya eh, kasi may basa. Tapos pag gano mo, ay talaga naman, nakaniktay. Kaya nga, ay maghapon kami pagkatapos ng gawain sa umaga. Meron pa kami discipleship hanggang hapon, kaya ay amoy suka na talaga yung mga kilikili. Grabe talaga. Pero baliwala, man of God. Baliwala. Ay nung nag-ROTC ako, mula dyan sa Fort Bonifacio, binabiyahe ko pa para makarating lamang sa aming discipleship, alauna. So, kailangan pag-alis namin, alas 12, tapos kami ng ROTC, biyahe ako dan. Grabe talagang traffic niya sa EDSA na yan. Ay, talagang pinupunta namin dyan sa Fort Worth. Doon kami, nagkakaroon kami ng training, discipleship training. At alam nyo, nagbunga ng matindi lahat halos ng aming mga disciples noon, na sinasabing disciples namin noon, discipleship, motivation, ang ating namayapang Bishop, Reverend Bishop Butch Villanueva, ang aking spiritual father, ay talaga namang grabing, he is a motivational person and servant of God, na talagang halos lahat kami na mga kasama doon sa discipleship, ay halos lahat kami ay nagpastor. Lahat kami ay mga humawak ng church, humawak ng ministry, at ngayon may mga malalaking ministry, mga kapatid. At isa nga dyan sa binigyan ni Lord ng pribileyo ay ang ministry yung pinagkatiwala ni Lord sa akin. Na ito nga, kaya nga isinilang yung Revival of Worship Philippines ay bunga na rin ng mga taong nagmahal sa akin na talagang hinubog ako ng Diyos mula sa kanila. Oh, ito mga kabataan, mga kapatid, mga kamanggagawa. Please do not leave the kahit man lang yung appreciation natin sa mga pastor na gagamitin sa atin o mga ginamit ng Diyos na mga tao sa atin. Masama man o pangit ang kanilang mga ang inyong mga naging karanasan sa mga taong iyon, ay kailangan rin naman ninyong bigyan ng pagkataon na sila ay bahagi ng proseso ng Panginoon. Wag nating kalimutan yan. Wag nating gawin na kagalitan natin sila at galit na galit tayo sa kanila. They are a part of God's process para sa ating pagkatawag ng Diyos. So, ayan. So, makikita natin, ano, mga kapatid, na yung mga taong ginagamit sa atin ngayon na minsan yung mga aring kainisan mo, kagalitan mo, parang asar na asar ka, bakit parang laging ikaw ang nakikita, kapatid, isang araw, magugulat ka. Magugulat ka isang araw, sila ang higit mong pasasalamatan kaysa sa mga taong pinabayaan ka at walang imik sa buhay mo nung panahong ikaw
ay tinatawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Isang araw, you will appreciate those per people na ganun ang naging attitude yes. sa iyo. Man of God, ituloy mo yung sinasabi ko. Alam mo, yung sinasabi mo na yan, danas na danas ko yan, lalong-lalo nung ako'y pinayagan ng Panginoon na mapailalim sa isang lingkod ng Panginoon na mayroong tinatawag na militaristic leadership. Ayan. Eh, militaristic. Tingnan mo naman, man of God. Oo. Eh, dating, official ng Marines eh. Siya yung way ng leadership niya talaga. Kala niya, mga Marines yung... Oo. Kaya kala ko niya sabi, do it like a Marine. Ay, kakaiba. Malupit po talaga. So, isang bagay na talagang actually, sobrang na-appreciate ko yung time na yun kasi doon talaga ako binakbak ng Panginoon. Yung immaturity ko pagdating sa emosyon, doon pinatatag ng Panginoon. Ginamit siya ng Diyos, although sa tingin ko noon ay parang negative. Pero ngayon ko na-appreciate na lahat ng yun ay naging pakinabang sa akin, especially nung nasa leadership na ako. Lalong-lalo nung nabigyan tayo ng pagtitiwala ng Panginoon na manguna dito sa lalawigan ng Zambales. Doon ko nakita yung foundation na yon na ibinaon niya sa spirit ko na hindi basta-basta matitinag ng kahit sino mang tao na pwedeng mang-asar, mambuli, no? Mag-underestimate sa'yo. Darating kasi yung mga pagkakataon na yan eh. Pero bago pa dumating yung mga yan, may ipapadala na ang Panginoon sa'yo para maihanda ka sa bagay na ganun. Maaari nakikita lang natin negative, pero it is a literally, purposely done by the Lord in order to strengthen us. Kaya pasasalamatan mo, kaya nga ako talagang saludo talaga ako doon sa kapatid nating pastor yan. Umuwi na rin siya sa Panginoon, pero napakalaking bahagi ng kanyang buhay ang na-impart sa akin, especially pagdating sa pamumuno. Sabi ko, grabe itong tatag, tibay, no, nung kanyang mga disposition sa buhay bilang manggagawa ng Diyos. Amen. Kaya doon ako na-tame eh. Doon tinagpas yung yabang ko eh. Kasi yan ang problema. Minsan, gusto ko susugan yung sabi mo nga kanina na may mga naging pastor ngayon na nag-shortcut sa ministry. Correct, correct. Ito yung mga kapatid natin na hindi sila nakaranas na talagang sila ay magpasakop sa isang lingkod ng Panginoon. So, ginawa nilang mabilis na sila ay magiging lingkod agad na hindi dumadaan sa proseso. Oo. So, kaya pagdating sa ministry, nahirapan talaga. Kasi hindi mo pwede talagang shortcut yun eh. Kailangan mong malampasan yung mga pagsubok na ganun para maipasa mo. Pagdating ng panahon, kakailanganin mo yun sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya magpasalamat ka kapag ka nilalagay ka ng Panginoon sa leadership na maaaring sa tingin mo parang hindi yata tama, pero hindi pwede magkamali si Lord. Correct. Hindi pwede magkamali si Lord. Tama, tama. Kasi ilalabas niya yung galing mo doon sa panahong ikaw ay nasa ilalim upang matutunan ang mga prinsipyo, karunungan na nakapaloob sa leadership mo. Amen. Na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Yan. Susugan ko yung sinasabi mo. There are times na iniisip nila yung mga pastor sa kanila nilang mga lokal ay napakahigpit. Especially ang pinag-uusapan yung ating discussion last week ay yung last part ng ating episode 1 patungkol sa ating mga pagharap sa mga seryosong usapin, seryosong relasyon na hindi naman natin kailangan talaga na pintasan yung ating mga pastor. In fact, sabi ko nga, at the end of the day, makikita mong sila pala yung labis na nagmamalasakit sa iyo.
na ganyan, militaristic system na sinabi po ni Pastor Fred kanina na maaring sabihin mo ay parang hindi tugma. Na parang parang ayaw mong pasakop kasi nga, eh, siyempre, white-collar job ka, manager ka, supervisor ka, at may sasakyan ka, medyo may kaya ka sa buhay, then you are about to begin to serve God, eh, kailangan mong pasakop sa pamunuang itinakda ng Diyos para sa iyo. So, kailangan maging maingat ka doon na because the Lord knows the very best for you. It might, maybe, you know what is good, what is right, but no, God knows the very best, the excellent way para ikaw ay hubugin at dalhin ng Panginoon sa isang matagumpay na paglilingkod sa ating Panginoon. Shout out kay Pastora, kay Pastor June Senyorin, he is joining us at sa ating kapatid na yan at pagpalain ka ng Panginoon. At mahalagang usapin isang araw ay gigest natin yan si Pastor June dito sa ating programa sa Morning Coffee Break. At ang iba pa nating mga kapatid na pastor, mga kamanggagawa, ay we want to ask them na mag-guest sila para magkaroon naman tayo ng panibagong pagtalakay patungkol po sa ating. Ayan. So, praise God. Man of God, pakikuan mo nga. Dugtungan itong sinasabi ko na huwag tayong maghinawa na sumunod sa ipinagagawa ng Diyos through our servants na pinagkatiwala ng Lord sa atin. Yung ating mga motivator, yung ating mga pastor na ginagamit ng Lord sa ngayon. Sa ngayon, maaring hindi mo siya makita. But God is good all the time. Pastor Fred? Yeah, gusto ko ang emphasize sa atin yan na lahat ng ginagamit ng Panginoon, mabuti man, masama, yan po ay para po sa ating kapakinabangan. Huwag po nating iseset aside. Lahat ng mga lingkod ng Panginoon na ginamit ng Diyos ay dumaan sa iba't ibang estilo po ng pamumuno. So, hindi ho namili kasi mayroong disenyo si Lord, hindi po pare-pareho. Bawat isa sa atin ay may paghuhubog ang Panginoon. Amen. Amen. Na para lamang sa iyo at para lang sa atin o sa akin. Bakit? Kasi ang tawag ng Diyos is a unique call. Correct. It unique. Is a unique very talaga man of God. Call. Very unique talaga. Hindi pare-parehas yes. Oo. Tuloy mo. Oo. Very unique yan. Kaya hindi mo pwedeng i-compare sa iba. Kaya pagka ikaw ay binigyan ng Panginoon ng isang mentor na natatabas talaga yung character mo, natitrim down yung character mo, natcha-challenge yung pagkatao mo, huwag kang aalis. Kasi kapag hindi mo na ipasayam, sa susunod uli, yan pa rin yung papayagan ng Diyos na magiging kasama mo hanggang sa maipasa mo na yan. Correct. Kaya minsan tumatagal yung process, man of God, kasi tanggi ng tanggi doon sa proseso ng Panginoon. So wag po tayong tatanggi. May time po si Lord para ikaw ay kukunin ng ating Panginoon sa ganyang sitwasyon. Pwede ko sabihin ay magpatuloy ka lang. Antayin mo ang timing ng Diyos sa buhay mo. So, hayaan mong hubugin ka, iayos ng Panginoon, i-fix ng Diyos yung character mo. Kasi, dalawang bagay, man of God yan, uh-huh. Para sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, na dapat maging matatag. No? Pagdating sa character, ang basihan ng character natin is Christ-likeness character. Christ-like character. Kaya tayo pinapayagan ng Diyos dyan sa mga iba't ibang estilo ng pamamahala o pangmuno ay dahil mayroong dinedevelop si Lord sa character natin na kailangan maipasa mo, na kinakailangan mong mahubog ka doon
Kasi gagampanan mo yun in the future. Maring sa ngayon, hindi mo magagamit pa yan. Pero paghahanda yan para doon sa susunod na ministeryo, di pagkakatiwala sa inyo ng ating Panginoon. Pangalawa, right, kapag ka ikaw ay naiayos yung character mo, naging Christ-like, kasi yan ang pinaka-greatest goal natin, man of God, bilang lingkod ng Panginoon, ang tularan ang ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Yung maging Christ-like tayo, especially yung character natin sa pagsunod natin sa ating Ama. So pangalawa, pag naiayos natin yung ating mga buhay, yan mag-umpisa yung ministry, will become a multiplying ministry. Magmo-multiply yung ministry. Hindi ibig sabihin noon na yung naranasan ni yung Dityo na umabot ng 800,000 tithing members pa lang, imagine mo, hindi na nabawasan yun, nadagdagan pa. 800,000 tithing members, maraming may gusto niyan eh. Pero silang yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. So ngayon, kung ano yung pinagkatiwala sa inyo, don't ever compare makuntento your ministry to others. Makuntento ka doon, maging masaya ka doon. Hindi mo pipili kung makuntento, o tama yun. Oo. Makuntento ka sa ministry na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Na importante, mahubog ka at susunod, magmumultiply yung ministry mo. Maring hindi katulad ng iba kasi mayroong disenyo si Lord na ikaw lamang ang kasya doon. Ikaw lang ang makagagawa noon. Because our calling and good things is unique and very personal. Amen. Sabi nga ni Pastora Joyce Lewison, magpahubog sa Lord, huwag tanggi ng tanggi. Kailangang maipasa ang proses. Ayan, yung ating isa sa mga leader na magpahubog sa Lord, huwag tanggi ng tanggi. Kailangan maipasa ang process. So, the process is very painful. Sometimes, it always brings us a smile and sigh. Hanggang kailan pa kaya? So, nangyayari yan kasi nga, yung gusto ng Diyos, yung sinasabi nga ni Pastor Fred, na ilagay tayo ng Panginoon sa isang magandang proseso. Sa mundo, pwede kang mag-shortcut. Pero kay Lord, walang shortcut. Sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagkakatawag, kung talagang tinatawag ka na ng Panginoon, ay malalaman mo na tinatawag ka ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Imagine ito po ang principle na lagi kong sinasabi. Nang tayong lahat ay maborn again, tinawag tayo ng Diyos para maglingkod. And that is the process. That is the principle. We were created to worship the Lord. We were created to serve the Lord. And we are all created in the image and the likeness of God to be His, to be His own. And ito yung bottom line ng kung bakit na born again tayo, na kilala natin si Lord, ay ang bottom line dito ay ang katotohanan, ikaw ay para sa Kanya at Siya ay para sa iyo. So, kailangan lang na maging bukas yung iyong kaisipan sa mga tawag ng Diyos. Kasi nga, ulitin ko mga kapatid, kapag hindi ka dumaan sa proseso, hindi ka dumaan doon sa sinasabi ni Pastor Fred na proseso, yung process ni Lord, yung kakayahan ng Diyos na hindi natin kaya, hindi ito madali dahil kapag yan ay ginawa na ng Panginoon sa panahong ikaw ay nagpapastor na, mas masakit yan. Darating ang time na iiwanan ka ng lahat. Dalawa lang ang matitira dyan, yung nanay mo o kaya yung kapatid mo. O kaya yung asawa mo at anak mo lang matitira. So, bago dumating yung most painful things o painful time like that, na ikaw ay empty-handed, naaalis sa isang church dahil pinalayas ka. O kaya naman ikaw ay iniwanan ng iyong mga miyembro ng church. So, kailangan dumating ang panahon na magpahubog ka. Otherwise, yung paghuhubog ng Diyos na ginagamit ang mga tao na misay kinaiinisan mo ay isang paraan ng Diyos para turuan ka. Could you imagine, ang isang Joseph ay mayroong Potiphar. Ang isang Pablo ay mayroong isang Ananias. Ang isang Jesus Christ ay mayroong Judas.
ang Moses ay mayroong Datan, Abiram at Korah. There are all opposition. But there are some na gaya kay Ananias at si Pablo, hindi siya opposition. But the thing is, who is Ananias? He is an unknown personality, but he is the one who laid his hands to Paul to bring miracle, to let his eyes see again, because that was the commandment of God, of Jesus. Patong mo ang iyong kamay sa taong tinatawag na Saul, at siya'y gagaling. So, may mga katapat ang Diyos na inilalagay sa atin upang tayo ay turuan sa mas malalalim na pagtuturo at kalagayan. Kaya kung hindi mo yan, hindi mo gagawin na ikaw ay magpasakop sa panahong yan, sa mga taong yan na akala mo'y malupit, ay darating ang isang araw na baka hindi mo maintindihan, eh ikaw naman ay pahintulutan ng Diyos na iwanan ng mga taong pinagtiwalaan mo. Dahil hindi ka nahubog sa mga panahong yaon, it's always possible that they will leave you in a way that you are not ready enough to accept. Kaya nga, mga kapatid, itong ating tinidiscuss ay hindi super advisor po kami ni Pastor Fred. But the thing is, gusto po naming maging malinaw sa inyo upang marami kayong mga bagay na maikonsider. Upang ito po ang gusto po naming mangyari, huwag kayong magkamali sa inyong magiging desisyon sa paglilingkod kay Lord. Huwag na huwag kayong magkamali, sapagkat sigurado ako pag ikaw ay naglingkod, hindi ka nagkamali. But the problem is the timing of God. If you are not ready enough to serve, you will fail God. That's why you must pass through to the process given to you and given to us by the Lord. Never to hurry to serve God. Never too late to serve God. Because serving the Lord is always God's timing. Man of God, meron na lamang tayong 2 minutong natitira at bigyan mo na ng conclusion itong ating first part ng episode. Paano mo malalaman na ikaw ay natawag na ng Diyos para maglingkod? Marami po tayong discussion gagawin sa darating pong Martes. At alam ko that most of you will join us and will discuss us as we go on sa ating discussion, sa ating pagtalakay. Alam ko na pagpapala kayo. Maraming mga naka-imbak sa inyo na mga kaalamang galing kay Lord upang mabigyan ng linaw din ayon sa inyong mga karanasan, upang mabigyan linaw ang inyo pong mga sinasabi para naman sa ating mga kapatid. Man of God. Tama-tama yung discussion natin ngayon. Gusto kong susugan yan na sa panahon na tayo po'y pinoproseso ng Panginoon, napakahalaga po ang pastor natin, ang mentor natin na siyang susubaybay para matapos mo ang proseso. Correct. At makapasok ka sa panibagong antas ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon. May mga kapatid tayo na minsan naririnig ko na nadi-dishonor natin, especially mga kapwa pastor natin. Oo. No, nakasabayan natin sa ministry o di kaya mas nauna sa atin, kadalasan nadi-dishonor. Narinig mo na ba, man of God, yung word na pare-pareho lang naman tayong pastor dito? Ay, delikado yun. That word is a very dishonoring word. Tama. Hindi ka pa pwedeng magsalita ng anumang bagay laban sa lingkod ng ating Panginoon. Dahil hindi mo pwedeng ikumpara sa kanya ministry mo. Tama. We need to really honor, especially the men of God that are using by the Lord para tayo po ay mahubog. You will be forever grateful sa mga taong yan. Mabuti man sa tingin mo, pangit man sa tingin mo, ang nararamdaman mo, pero kapatid, yan ang ginagamit ng Diyos sa totoo lang. Kaya kang makakarating sa panibagong level o antas ng paglilingkod mo dahil may ginagamit siyang lingkod ng Diyos na katulad niyang sinasabi mo para hubugin ka at makarating ka sa panibagong level. Amen. Ng buhay mo. Amen. Kaya pasasalamatan mo si Lord dahil walang masasayang
kahit yung mga pangit na nakaranasan. Kaya yun ang dahilan ang kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:28, last word ko na ito, man of God. Oo. All things work together for good for those who love God and those who are called according to His purpose. Pag sinabing all things, kahit yung mga pinakapangit, hindi po masasayang. It works together for your good, for my good, for our good. Correct. Kaya pag dumadanas ka ng matinding pagsubok, that's for your good. Hindi ko naman sinasabing ito ang dapat mong maranasan at nararapat mong maranasan dahil ganito tayo kasuwail o ganito tayo karebelde sa harap ng Panginoon, kundi pinapayagan ng Diyos. Amen. Ang lahat ng ito upang sa likod ng lahat ng ito ay may matutunan tayong karunungan mula sa ating Panginoon. Amen. Man of God. Praise God. At dyan po tayo pasamantalang magtatapos sa sinabi po ni Pastor. Kailangang bigyan natin ng pansin ang respeto, paggalang sa ating mga kapwa-pastor. Huwag nating sabihin, kung maaari lamang na magawa nating yung word, maiwasan nating pare-pares lang naman tayong pastor, pare-pares lang naman tayong tinawag ng Diyos, pare-pares lang naman tayong mga lingkod ng Diyos. Kapatid, mas magandang sabihin mo na lang na kwan, na iba-iba ang istorya na isinulat ng Diyos sa bawat isa. So, tingin ko'y mas maiis pa yung tension dahil mahirap makasakit ng mga lingkod ng Diyos. Irespeto mo kahit yan ay hindi marunong mag-English, balibalik na lang English, mali-mali ang grammar, at hindi kagandahan yung barong, hindi marunong magdala ng damit, baduy, baday, at panagsasalita kaya, ay... Kaya pinapakita yan, man of God, sa'yo, kasi nakita mo, pangit pala barong, di palitan mo ng bago. Oo. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung ating respeto ay dapat ma-develop bilang mga lingkod ng Diyos. Kasi nga, pag ikaw ay lingkodan ng Diyos, when we cross the line, saka nyo malalamang napakahalaga pala ng respeto. Wala dapat insecurity, walang jealousy. Kung mas anointed siya, it doesn't matter. Ay, binigay ni Lord yun eh. Di ba, walang makagagawa ng isang bagay malibang binigay ito ng Panginoon sa kanya. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, ito muna tayong pansamantalang magtatapos at marami pa tayong discussion. Magpapalalim pa tayo sa ating discussion susunod na Martes at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Nawa ay nakatulong muli ang aming mga munting payo sa inyo, pero hindi pa ho tayo magtatapos dito. Marami pa pong part ang ating episode. Tatalakayin po natin ito sa loob ng isang buwan. Kaya mga kapatid, sumubaybay po tayo dahil kayo habang inyo pong sinusulat. Good morning to Pastor Alex Agne, Pastor John Signorin, kay Pastor Joshua Dosal, kay Kuya Angel, at mga kapatid natin na kay Pastora Lenny, kay Koji. So lahat ng yan, na mga kapatid natin, kay Marie Carr, kay Jonah, Daisy, all of you, are thanking so much for your joining us today. And God bless you all. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Thank you for joining Pastor Bers Bartolome. Amen. And Pastor Jorbin Coloma. Okay, God bless po. Shalom, shalom. Amen. Amen. God bless you. Amen. Praise the name of the Lord. See you next Tuesday. Amen. Amen. Amen.